Hello everyone and hello mga kacharot, welcome back again to our YouTube channel. For today's vlog ay magpropagate naman ako ng aking blue Plumbago auriculata or Plumbago capensis plant. And this plant is native to South Africa, and ang halaman na to ay mayroon siyang napakagandang bulaklak, at ang kulay ng kanyang bulaklak ay kulay blue, at ipapakita ko sa inyo kasi wala siyang bulaklak ngayon. Ayan, na natapos na yung kanyang pamumulaklak, kaya puro dahon na lang ang inyong makikita, pero ipapakita ko ang isa sa mga picture nito kapag namumulaklak siya kung gaano kaganda. At syempre kukuha ako ng cuttings na ating ipupunla para sa ating propagation. At ang aking gagamiting soil ay garden soil, rice hull. At ito yung ating mga cuttings na ipupunla at yung ating plastic cups na gagamitin. Magpropagate na tayo ng ating Plumbago plant. Ito yung ating cuttings. Ginawa ko pala itong 8 pieces kasi for 4 na piraso yung ating plastic cups, and ginawa ko siyang, gagawin ko siyang tig-dalawa sa isang plastic cups para halimbawa if hindi mabuhay yung isang cuttings natin ay pwede pang mayroon pa tayong may chance pa tayong pwedeng mabuhay dahil dalawa sila kung hindi mabuhay yung isa. So let's start mga kacharot. Ilalapit ko lang yung camera para makita nyo. So ito yung ating disposable na plastic cups. Dito natin siya ipropagate para kapag nabuhay na siya ay makikita natin yung kanyang roots, dahil clear yung plastic na pagpupunlaan natin. At minutasan ko na rin pala ito mga kacharot para may drainage yung ating plastic cups, hindi ma-stuck yung tubig lalo pag ulan ngayon. At hindi ko lang ito siya i-ICU, ilagay ko lang siya sa lilim dahil tag ulan naman ngayon. At naulan pa nga ngayon mga kacharot. Inantay ko pang tumira yung ulan bago ako gumawa ng vlog. Dahil sa bagyong Fabian. Yan, isang linggo na dito sa Cavite na ulan. Kaya mag-ingat-ingat ang lahat. Dahil sa pwedeng pagbaha. At ang ginawa kong, ang kinuha kong cuttings nito mga kacharot is yung medyo bata pa or mura pa siya. Yung pinaka talbos niya lang talaga. Kasi alam nyo ba na ilang beses na akong nagtry mag propagate nito. At ang kinukuha ko ay yung kanyang pinaka matandang stem or cuttings. Yung yun ang kinukuha ko. Yun pala dapat. Yung pinaka talbos niya mas mabilis po siya buhayin dahil nakapagpropagate na rin ako nito, mayroon na rin akong buhay nito, nakapagpabuhay na pala ako nito. Ayan, so ganyan lang ang gagawin natin sa kanya. Yung soil ko na ginamit dito is garden soil at saka rice hull lang po dahil naubusan ako ng loam soil. So yun lang ang available na lupa dito sa akin ngayon, kaya ito lang yung ginamit natin. Maganda rin naman tong ano natin, rice hull gamitin. So
Ayan, antayin natin to siguro mga 2 weeks to 1 month. Magkakaroon na yan siya ng roots or ugat. At ilalagay lang natin to sa malilim. Huwag nating paulanan dahil pwedeng mabulok yung ating punla. At ipapakita ko sa inyo mga kacharot yung aking pinunla nung last. Ayan, nabuhay na siya at humaba na rin siya. Ito mga kacharot ay pwede nyo itong lagyan ng kukupol dahil tumataas siya at dumadami, kumakapal yung kanyang mga sanga. Or yung kahit yung ito yung sanga ng kawayan, pwede siya. Dahil yung pinaggapangan ko doon is sanga lang din siya ng kawayan para may mga suporta yung kanyang mga sanga. So ayan, successful po. At saka isang puno lang yung pinunla ko. Ayan o. Oh. Lumaki na siya. Tinry ko lang to. Yung sabi ko nga sa inyo, yung pinaka talbos niya lang yung kinuha ko. Dahil mas mabilis siya pabuhayin kaysa doon sa mga old niyang steam. Or yung lumang steam niya, hindi siya nabubuhay. So, ayan mga kacharot. Or depende naman sa inyo kung saan kayo masanay mag-propagate. Ayan mga kacharot, nakatayo lang tayo dahil yung upuan natin dyan sa likuran is basa. Dahil sa ulan, ayan, nagbabadya na naman yung ulan mga kacharot. Dumidilim na naman yung paligid natin or palibot natin. At mamadaliin ko na ito. Ito lang yung laman ng ating vlog for today. At syempre mga kacharot, magpapasalamat lang ako sa walang sawa niyong pag-support sa aking channel or sa aking vlog. Sa lahat ng mga nag-subscribe, thank you so much guys sa mga bagong nag-subscribe. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo mga kacharot. And thank you so much sa lagi niyong pagpanood at pag-support ng aking channel. At syempre huwag niyo rin kalimutan ang aking FB page na i-like guys, Lens Beauty. At sana nag-enjoy at may natutunan ulit kayo sa aking vlog for today. Thank you so much for watching mga kacharot. And see you on my next vlog. Bye bye! Nandito na yung ating apat na propagation ng ating plumbago or plumbago. At ito yung ating successful propagation ng ating plumbago.